Magandang araw muli sa Good ating day, lahat good day. guys, sa ating mga taga-subaybay. Ito na naman tayo sa isang ilog pa rin na dadaanan natin ang ilog na ito guys, para makita natin kung anong mga sign ang nandito. Ito na yung mga kasama ko. Ito, malalim to ang ilog na ito, malakas yung agos. At saka walang dadaanan eh. Kaya dito tayo lulusong sa ilog na ito. Pagpasensya nyo na yung Tagalog ko guys, kasi mahirap kasi mag Tagalog kapag Bisaya kasi tayo guys. Yung nasanayan natin yung dialect, kaya medyo matigas at nahihirapan din. So ito na, dito tayo dadaan sa ilog na ito, sa gilid lang para hindi naman tayo mabasa. Ang ating pupuntahan ngayon, yung sinasabi nilang may box daw, purma daw na box na parang simento sa diyan sa unahan. At saka mayroon siyang parang drill daw na sa bato ang ating pupuntahan. So ito guys, may napapansin tayong isang bato, parang semento siya na nasa naipit siya sa pagitan ng dalawang bato. Tingnan nyo, para siyang semento tapos nakafit talaga siya sa bato. Nung hindi din siya nahuhulog, tapos nakaipit talaga siya dyan, parang simento. Iba yung klase ng bato, di ba? Bato siya, tapos iba yung purma niya sa iba. Yan, yan, nakakamangha siya na bato. Pagpatuloy tayo guys, ito yung dadaanan natin. Medyo maraming damo at saka madulas din ang daan, may malalaking bato. Ito na, ito yung mga kasama natin guys, no? Sa paghahanap ng treasure. Ito lang din naman yung lugar dito na pinamumugaran ng mga Hapones noon eh, noong World War II. During World War II guys, the Japanese Imperial Army encamped this place with three groups of the Japanese Imperial Army occupied in this area. So dito tayo dadaan, kasi may daanan do dito eh. Medyo maraming damo. Matagal-tagal na rin kasi ito hindi nila daanan. Pahirap ang kasing pagdaan dito, kasi malaki ang ilog eh. Nakatatakot ang ilog, hindi katulad ng sa dagat. Okay lang ang dagat, pero ito ilog kasi malakas yung kanyang current eh. Dito tayo, kitang kita nyo naman yung kasama natin, naka-helmet yung isa. Yung isa naman ay laging pasan ang maso at saka yung mule. Maliit lang naman yung maso natin, mga 8 kilos siguro yung maso, tapos yung ating mga mule nasa 6 kilos lang din siguro. Ganun. Kasi puro bakal yan eh, yung handle ng maso natin bakal, at saka yung maso mismo bakal. Ganun eh, itibay talaga kasi matinding labanan to eh, kapag nakakita tayo ng kahina-hinalang mga bagay. Ito guys, babalik tayo kasi yung daanan kanina na pinuntahan natin ay madamo na. Madamo, marami ng damo. Dito na lang tayo sa sapa. Hindi naman to sapa pala, ilog na to. Dito lang tayo sa ilog, dadaan.
ito na yung nagiging buhay namin dito. Pero minsan lang namin to ginagawa. Every Saturday lang to ginagawa namin. Dahil may mga trabaho naman kami from Monday to Friday. So during Saturday and extended pa rin hanggang Sunday kung hindi kayo makapagsimba. So ganito yung buhay namin. Nagti-treasure. Treasure hunting. Marami na kaming site na puntahan pero kulang kami ng kagamitan eh. Hindi rin kami nag-ooperate na kapag hindi namin ma-sure yung area. Kapag sure yung area na parang positive, at least 80% positive, so mag-operate kami doon. Pero ang ginagawa talaga namin ngayon is parang survey lang siya. Sineservey namin yung area kung saan yung mas mababaw ang item at saka madali lang kunin, kaysa doon sa mga area na mahirap ang hanapin ang item at saka malalim din. So kaya sinisikap namin puntahan ang lahat ng mga area na sinasabi sa amin na ganito ganyan, meron silang mga sign nakikita. So nagbakasakali baka mas mababaw, mas madaling makuha. Ganun lang, walang kasiguruhan kasi din eh. Pero sa dinami-dami ng mga site na napuntahan namin dito sa area na to, maganda eh. Parang legit talaga na mayroong mga Japanese nakatira dito. Kasi malapit lang to rin sa dagat. Mga 5 kilometers. Pero wala siyang masyadong pana. Pwede nga yung bangkero, yung gakit tawag, papunta dito. Pwede yun siya. Tapos maglakad lang. So guys, no, malalaki yung mga bato natin dinadaanan. Nagmamasid din ako, baka may makita ako mga sign. Okay, ito na yung guys, yung sinasabi nilang paradong drill. Ito, malinis yung pagkagawa. Iba kasi siya sa mga ibang mga butas dito. Yung ibang mga butas kasi kitang-kita mo na siguro natama lang ng mga bato, ganun, natipak lang. Pero ito, naka-drill at saka parang bago lang siya. Sa kaysa sa mga ibang butas dito, tingnan nyo. Iba yung kanyang forma. Ito siya, malinis eh. Yo, tingnan nyo. Malinis ang pagkabutas at saka parang drill. Yan. So nakakamangha naman siya kasi sapagkat iba yung kanyang butas eh sa mga ibang butas. Siguro posible din yan siya sa isa sa mga ginawa ng mga Japanese. Ito na yung box na parang box yung tinatawag nilang parang box daw, tapos parang semento. Di naman natin talaga ma-sure na semento siya kasi kailangan pa to ng mga test eh, o ng test pang gagawin ito para ma-sure natin. Pero sa tingin ko kasi may mga maliliit na bato eh, parang nakahalo siya sa semento. Yan, ito yung para daw siyang box na sa gilid kasi ito ng sapa. Ito siya, napunta na siya dito kasi naliligid siya. Diba yung naliligid? Basta naligid siya, napunta siya dyan. Yan o, para naman siyang box kapag nasa ibabo ka. Ito, tingnan nyo, diba? Yan, tapos parang semento kasi ang kanyang forma, yung kanyang nakahalo-halong mga bato. So possibly din kaya ito guys na may laman to yung ganito or decoy lang tong ganito. Yan, so at least napunta natin yung area guys. Oh, tingnan nyo, nakahalo yung mga bato. So ano kaya to? Ito
Yan, parang semento. Yan talaga guys, no? So ito yung area na puntahan natin, guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood, guys.